Actually dito sa ano sa Lawa ng Talay meron tayong isang body na tinatawag na Protected Area Management Board na siya ang nag-a-administer ng sa protection and rehabilitation of Taal Lake. So kasama dito natin ang iba't ibang organisasyon at pati na mga local chief executives na nako-cover nitong Taal Volcano Protected Landscape. So kami pag nagme-meeting ay pinag-uusapan namin kung ano yung mga programa o mga proyekto ng iba't ibang organisasyon, ng iba't ibang establishment na kailangan pumasa sa Protected Area Management Board. First and foremost, ang importante sa amin dito, particularly sa PAMB or sa DNR, is malinis natin yung lawa ng Taal. Although, yung Taal Volcano Protected Lands is a very big, it's around 65,000 hectares. And only 24 hectares kasi, more or less, itong lawa. But the lawa is actually the centerpiece, where all the activities in the inland will definitely go down. It's a catchment, it's a watershed area, no? So it's, when we clean the, we want to do somehow improve yung water qualities. Kasi tuwing magpapadala ang BIFAR sa amin ng water quality monitoring report, inire-report namin yun by text to 1,000 plus, mga 1,400 na nag-register sa amin para makareceive ng updates. Tapos yung ilang mga naka-receive ng updates na mataas ang H2S, nagtanong sila directly, anong pwedeng gawin? So ibinato namin yan sa BIFAR, ano bang dapat gawin dito? Kailangan ba nating ahunin yung mga nabubulok? Kaya kung mapapansin nyo, hindi kagaya ng regular coastal cleanup, naiiwanan dapat yung biodegradable. Sa atin, dahil lawa ito at dahil kung masyadong maraming nabubulok dyan, tataas ang nutrient level, tsaka yung habang nabubulok, tumataas din yung H2S. So lalo na yung mga patay na hayop, tae ng baboy, at saka itong mga nabubulok na digman, kailangan nating hanguin, total magagamit naman yan bilang fertilizer. So sayang siya pag nandyan siya sa dagat, wala siyang pinifertilize, nakakapinsala pa, pero pag nasa lupa, tataba yung lupa. Ang reality kasi dito sa Taal Lake, parang nalilibutan ng residential area. So ang number one nga sa pinag-uusapan din namin ng mga staff ni Congressman Palmona is that paano ba natin ma-address ngayon yung responsibilidad ng mga residente, no? Para mabawasan yung basura. Even though magawa tayo palagi nito, kung yung disiplina, yung attitude ng mga tao towards basura, hindi mababago. So from there, siguro, as a Secretariat of the Policy Making Body, which is the PAMB, probably I can put it into their agenda, ito pag-usapan ito. And probably, through also the result of this one, mapag-aralan ko at may recommend ako yung sa PAMB for approval and deliberation. Ano ba yung mga tamang hakbang? As a proactive stance, kasi naalala nyo na isang taon, naging problema yung tapunan ng mga patay na isda. So meron tayo ngayong mga mortality pits na tinatawag. Ito ay sa inisyatibo din ng ating mahal na Bureau Director na si Attorney Assis G. Perez na maghuhukay ang bawat munisipyo ng may kaukulang measurement siya pero ang lalim mga 12 inches. At yan ay may bibilhin kami mga canvas frames na gagawin siyang liners. So that kasi it would further avoid yung leaching at kung ma-accumulate yung mga dead fishes saka doon sa ating mga mortality pits na yan, we can also come up with a solid waste management to convert these dead fishes into fertilizer in the end. Meron pa rin kaming mga dineploy na mga quick response team kasi bukod sa ang thrust ngayon ng Bureau is to be able to attain the food security, kailangan talaga maigting din yung ating activity on preservation, conservation and management. So kailangan maigting din yung law enforcement. So meron tayong nakadeploy dyan at nagkaroon ng special budget dyan sa tinatawag nating law enforcement quick response team na hindi lamang sa law enforcement, meron tayong pag-responde sa mga disasters, mga phenomena like fish kill, mga red tide na yan, dun sa mga mammal stranding. Sa Taal ay meron kaming 5, sa region ay meron kaming 9 at magdadagdag pa kami ng 5. So may mga additional funds yan from BIFAR. At meron din tayo pong binili na 1.6 na state-of-the-art na YSI para po makababa siya hanggang sa 200 meters na ma-ano natin yung ating makita natin kung anong kalagayan ng tubig sa ilalim. Isa yan sa tinitingnan natin ngayon na programa kasi ang ating approach dito, ridge to reef na protection at saka rehabilitation, no? So, nagkakaroon kami ng inventaryo ng lahat ng mga households
pati na mga business establishments na nandiyan sa iba't ibang ilog na nagde-drain towards sa Taal Lake. So, isa yan sa tinitingnan natin at we will be requiring lahat nitong mga households, pati mga business establishments na magkaroon ng mga septic tanks, mga septages. Pati na yung mga piggeries natin ay tinitingnan din natin kasi malaki yung nagiging epekto nito pagkatapon ng mga dumi na galing sa piggeries, dumidiretso dito sa lawa. Holistic yan eh. Hindi lamang yung para sa isda, kundi yung mga sources ng pollution from other sources like yung mga residential industries, piggeries. So parang lahat-lahat na yun makakapture dun sa parameters. Good thing naman yung rate of kalikasan is somehow napabilis yung effort na ginagawa natin. Probably yung aming foresight na do it in 5-10 years, kasi yung management plan is only 10 years. Siguro mamimit na namin yun. Baka mapapabilis pa somehow dun because of the rate of kalikasan that has been filed to. As part of the commitment of Sante Feeds Corporation in sustainable aquaculture, we came up with the products na makakatulong sa sustainable aquaculture. Ang Tati Aqua Feeds ay extruded feeds na may mataas na protina at ginamitan ng mataas na kalidad ng raw materials. Dahil po rito, nagkama po tayo sa dalawang klase ng extruded feeds, ang floating feeds at slow sinking feeds. Unang-una, ang feeds na ito ay may mataas na water stability. Ibig sabihin po nito, pag pinakain mo siya, hindi siya madaling matunaw sa tubig. Nakakain siya ng isda at the same time na compact pa rin yung feeds. So, yung nutrients, buo pa rin, nasa feeds pa rin siya. At dahil extruded feed siya, ito ay highly digestible. Bumababa po yung FCR at mabilis siyang may convert into flesh. Sa ganitong paraan po, bumababa po yung culture period natin. At the same time, tumataas po yung kita ng farmer at ito po ay nakakatulong sa sustainable aquaculture. Ang Tati Aqua Feeds ay very eco-friendly at malaki ang maitutulong sa sustainability ng aquaculture business natin. Sa ngayon, sa pangalan ng ating Gobernador Vilma Santos Recto, hinihiling namin na matulungan din ang ating mga kababayan ang pangangalaga dito sa Lawa ng Taal. Not only the fish cages, kundi maging yung mga nasa upstream natin, mga kababayan natin, mga naghahanap buhay ng manukan at babuyan, mga hotel and restaurants, kanilang pangalagaan talaga yung kanilang mga waste na hindi dapat pumunta rito sa Lawa ng Taal. At tayo, sa tingin natin, hindi lamang yung nakikita natin yung mga basura, kundi lahat siguro nagko-contribute yan. Mula pa sa pagkabata, mula sa mga diaper, mula sa mga upo sa sigarilyo, mula sa mga plastic na mga candies, ginagamit lahat sa bahay, mga kitchen waste natin. Dapat talagang mailagay natin sa tamang pangangalaga para hindi na nakapipinsala dito sa lawa. Kung maari po sana sa mga may concern sa Taal Lake, inaasahan po namin mag-text kayo sa amin. Ang organisasyon ay Pusod, kaya ang ite-text nyo po ay Pusod, yung inyong pangalan at ang inyong bayan. Tapos isesend nyo po ito sa 2327 dahil ito po ay tulong sa atin ng Globe para mapaabot sa mamamayan ng Taal Volcano Protected Landscape ang lahat ng nangyayari dito. So yung mga alert levels, yung mga water quality monitoring, yung mga solid waste ay maireport po natin. Ang inaasahan po natin, mapaganda natin ang husto para kumita tayo sa turismo. Pwede rin magsumbong, isesend nyo rin yan sa 2327. Uunahan nyo lang ng salitang Pusod at ang inyong report at pangalan to 2327. No? 2327 po ang numero. At yan po ay matatanggap namin at ibobroadcast namin sa lahat ng iba. Siguro ang ano lang po natin sa ating mga kababayan dito, sabi nga ni Congressman Palmones, ay ito pong Lawa ng Taal ay hindi ito sa mga taga-barangay lang, taga-coastal barangays, hindi lang po sa Batangas, kundi para ito doon sa mga susunod na henerasyon natin. Kaya kailangan po natin pagtulungan dahil ito pong Lawa ng Taal ay para naman sa atin lahat ito. We hope to be not so much distracted and threatened with fish kill and the heightened awareness of the coastal communities na dapat isipin nila na hindi lamang sa panahong ito ang lawa, kundi ito ay para sa ating mga susunod na saling lahi,
kung ano man yung mga natitikman natin noon, ngayon ay kailangan matikman din ng ating mga susunod na henerasyon. Basta kung ano man po ang kailangan ninyo, don't hesitate to call us and we are really very willing to help all our fisher folk and all the stakeholders of the fisheries sector industry.